kumain ka raw nito, ahaba raw yung buhay mo ng 7 years. Yun lang yung nagiging kasabihan ng Japanese. May mga service niyong ganyan pa po niya. Okay lang din siya, feeling ko. Kasi okay siya sa season ngayon na may corona. Parang safe siya, gano'n. Talagang may distance kaya sa bawat isa. Kasi hindi mo makakaroon. Parang feeling ko mas safe sa corona kapag nagagala ko. Naiihi na ako, babe. Naiihi ka na. Saan po ba may CR? Grabe yung mata ko kung makikita niyo, guys. Ay, boss. Sobrang lalim na. Ewan ko, kompleto naman yung tulog ko. Yung sa mga nakaraan kasi masyado akong pagod. Ang dami kayo na kasi. Nag-edit pa kapag sa bahay. Wala akong painga kahit ngayon bakasyon namin. Saan na ba talaga yung toilet dito? Corona, favorite ko rin yan yun sa beer. Naiihi na talaga ako. A few moments later. Tawal mo naman. Siyempre. Ang ginawa mo dun. Sinilip ko si Dudong kung lumaki na ako. Sinukat ko kagabi bago ako matulog. Pakapagod din eh. Nilamig. Takatalakbong. Nilamig eh. May itlog. Ayun yung kintama. Kintama. Golden. Golden ball. Ito, malaki siya sa lugar na to, pero museum nga kasi. So parang hindi siya expected yun na sobrang, ah, ang ganda ng view, ang ganda ng ganito. Kita yung Fuji, hindi siya ganun place. Bukas, day 3 namin ni Rachel. Hindi ko pa alam kung saan kami pupunta. Pero ang bala kasi namin umuwi na para makauwi rin kami at makapagpahinga ng maaga. Pero if may gusto pa kami punta, baka pumunta muna kami bago kami umuwi. Kaya lang di na kami magpapagabi bukas. Yung mga pals at mobile. Sobrang laki na itong lugar na to. Wala na kaming oras ni Rachel. So kailangan namin umalis. Kasi 11:30 na rin. So kailangan namin pumunta sa uwa ko dahil. Kasi maubos ang kaming oras. Pag winter, sobrang bilis niyang dumilim. So mga 5 PM pa lang madilim na. Kung hindi namin mapupuntahan yung mga gusto namin. Yung mga parang main namin pupuntahan. Kaya kailangan namin magmadali niya. At ngayon po sa sobrang laki na itong lugar na to, naliligaw kami ni Rachel. Hindi namin alam kung saan yun sa exit. Nakatrabaho ako. Ba't ganun pag nagbablog ka, dami nakatingin siya? No? Wala, immune na ako sa kahihiyan sa buhay. Wala na akong pakilo. Pero depende, kapag private life, okay lang, kaya ka mag-vlog. Pero kapag about sa work, hindi ko kaya. Talagang makapal mukha ko. Wala na yung girlfriend ko na ngayon nangihiya sa akin. Siguro next time, hindi na ako sasamahan na ito. Sobrang hiyaan. Punta na kami sa uwa ko dami ni Rachel. Ito na muna yung unahin namin kasi syempre ito yung pinakagusto namin puntaan. Mas mamaya hindi na ako makapunta dahil nawala kami ng oras. Right now, nasa taas na kami. Hindi kayo na-expect naman ganito kataas. Sakit ng tenga ko. Ayun na, nakikita mo ba, Ben? May bayad ka na naman, 5:30. Naku. Mabayad ho.
Salamat. Sabihin mo. Salamat. 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 Maraming buntag. So right now, nandito na kami ni Rochelle sa uwa ko, Dani. Sobrang lamig, kaya tinaas ko na yung hood ko. Hindi ko na pinapansin yung looks masyado. Ayaan pa na. Ang ganda niya dito. Ang ganda niya dito. Wow. Maganda dito. Kaya lang amoy tae, no? Amoy. Ano siya, parang volcanic sulfur kasi. Kaya maghahanap muna kami ng ano, CR. Ang daming tao. Kadadating lang namin dito sa uwa ko, Dani. Kaya lang nagugutom na si Rochelle. Eh, mahirap nagugutom ito eh. Makakainin ako bigla na ito. Saan ba yung restaurant dito? Manong? 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 Saan ba yung restaurant? Ayun na pala. So, doon pala. Hala, gusto ko na. Ganda ng view. Gusto ko na umikot eh. Kaya alam, mas gusto mo kumain, baby. Oh, tabi po kayo, tabi. Oh. Nagugutom na raw po si Rochelle sa volcanic sulfur dito. Oh, may utot, promise. May utot? Tama. Kaya kung gusto niya muna masanay, bago kayo pumunta dito, bago para hindi kayo ma-alert, amayin niyo muna yung utot ko. Ang uba ko, Dani, is yung mga 1,000 plus meter na siya, yung taas niya, nasa taas talaga kayo ng bundok. Kaya malamig talaga siya, compare sa baba. Malamig na nga sa baba, tapos malamig pa dito sa bundok. Buti na lang di, nag-i-snow dito sa banda. Pero dun sa taas niya, nag-i-snow na siya, namumuti. Parang yung buhok ko namumuti na. Consumption! Kay Rochelle. Ayun, may kainan. Ayun, sana this time makakain na kami. Ano, babe, kaya pa? Gutom na. Gutom na siya. Gutom na kasi tapos magpa-picture pa. May ramen din, babe. Gusto mo ba? Ayun na. Doon na lang. Sige. Mamaya, bibili rin kasi yung black head. Kasi yung itlog ko rin, ang ngingitim na eh. Iko-compare ko lang. Shit! Yung bangs ko! Dami na nakatingin sa akin tao dito. Kanina pa ako nag-iingay. Yes, sir! Dito tayo ba? Parang ba? Dito ako tayo ba? Dito ka? Dito! Uy! Yan ang alcohol ni Rachel yung ano. Ang pagkain namin. Oo nga naman, safe nyo. Safe. Diba? Nakatingin siya. Hello? Ganyan lang siya nanonood sa akin. Subscribe ko sa YouTube ko, ha? Tingnan niyo yung ano, yung daw niya, ayun, mag-usap niya. Okay na rin siyang pagkawin ng putok talaga. Sabi ko sa'yo, kung nasan kami, doon mawawala yung tao. Yun yung kapangyarihan ko. Kapag nasa labas ako, wala akong pakailan. Mas doon doon doon. So, yun, naihiya sa akin yan. So, next. Basta ice cream, kahit malamig, kakainin. So, kakain na kami ng kurutamago. Ano yung blackhead? Ito, gokoy rin, no? Ito, sangko, di ba? So, yun, nakuha na namin yung black egg namin. Ganto yung itsura niya. Ganto. Ganto yung itsura ng black egg. Kaya nga lang, paano ba? Paano ba? Ano ba? It was at this moment that he knew. He fucked up. Ano ka? Wala na lang. Wala naman, wala naman. Wala. So hindi kayo makakabili ng 1 pieces na makakabili kayo ng 5 pieces per pump yun. Worth siya ng 500 yen siguro, mga 250 pesos kapag sa Pilipinas na. Ano ba sa English or Tagalog naman? Yudet naman. Boiled egg. Normal na boiled egg lang siya. So, kaya lang siya nangingitim dahil pinapauso ka pa siya sa sulfur ng ilang araw yata. Kaya siya nangingitim. Naniniwala yung culture nila na nakakahaba raw ng buhay ng 7 years. Pag nakakakain daw ng itlog. Kaya ang gagawin ko, kumain ako ng isa ngayon. Pag uwi ko, kakain ulit ako mga 3. Bukas, kakain ulit ako mga 10. So, kailangan na dami tayong itlog. Kasi, so, ilan ba? Siyempre, 150 years old yung una kong sixth goal sa age ko. So, plus 7, 157. Gusto ko mabuhay sana mga 200 years. Ganun.
gusto sana namin pumunta na ng Lake Aishi. Kaya lang syempre, mamaya magdilim, di kami makasakay ng cruise. So, ang gagawin namin bukas, gigising kami maaga, tapos ngayong araw, magpapahinga na lang kami. Kasi ayaw na namin kumain sa restaurant nga, kasi nga, delikado. Syempre, hindi mo kakilala o hindi mo alam kung meron bang COVID yung makakatabi mo kumain. Kung maaari, iniiwasan namin na yun, sa mga crowded na tao. Pagod na pagod na ako, muntik na ako makatulog. So kanina pa kami dito ni Rachel sa hotel. So 1 hour na rin kaya ako nakapagpahinga, hindi ko napansin. So yun, maliligo na ako, sobrang bantuti na mukha ako. Sana na-enjoy nyo tong episode na to. May day trip pa kami sa Hakone. Hindi ko alam kung ano mangyayari dito sa vlog na to. So maraming salamat sa panonood nyo. And sana maulit ulit to. And magkikita-kita naman ulit tayo mga ninong next weekend. Peace!